morning to all. Ayan. Magandang umaga. Maulan na umaga. Kakalabas ko lang. Last G's. Pasado na. Kasi maghahakot ako guys ng aking gamit. Kasi sa Saturday, next week, bababa na ako kay Amo. Kasi mabuti na lang. Ayan. John, what is that? John? John? John, John, how are you? John? Good morning! Yan, ano payong-payong na si Lola nyo. Good morning to all of you! Maulan. Kahapon pa ito siya. Nakaganito ako. Parang winter lang eh. Kasi, hakot ako ng gamit ko kahit sinamu. Ayan o, tapos nandoon sa bag ko. Sa kabila. Yung gamit ko kasi bababa na ako kay Amo. Tapos para pababa ako sunod na Saturday, sa linggo ngayon, di ilang days na lang, 6 na araw na lang. Ipina-early release ako ni Amo. Kaya okay lang din kasi thank you Lord. May bago na rin akong Amo. Bago yan lang ang buhay, lipat dito, pagkatapos doon, lipat naman sa kabila. Kaya hindi mo naman kaka-uwi, sige lang, kahit 5 ka-uwi, banat lang. Diklop, dito tayo sa loob. Tapos, nakaraan pa ako naghakot ng gamit ko, siyempre, paghakot nila, pagbaba mo, buksan mo na patingnan para be sure na wala kang pagbaba mo, walang masabi. Kaya dinahandahan ko na rin ang gamit ko. Ay, magluluto ako doon ng tuyo kay Ann. Mamaya at tanghalian namin. Ilang. Paakyat, kasi mo yun ang nilakad ko. Hapo. Tapos guys, i-share ko lang yung pag-kwento pa pag aking interview. Hindi, wala pa siyang sinabi. Ano? Tapos, siyempre, kami dito, kapag 3 buwan, hindi ka pa sinabihan, o di, ibig sabihin, hanap-hanap ka na. Naghanap na talaga ako noon. Tapos, grabe ang kaba ko. As in, sa first interview ko. Sige lang, ginhapo ko. At ay, yan. Yan guys, MTR. Lakad ako dito konti. Tapos doon sa interview ko, 3 ang inayawan ko talaga, 3. Kasi pili-pili muna tayo. Tapos, may foreigner doon. Kukunin sana ako. Diyos ko, ang gusto niya naman, sa baba kami, sa labas kami magpirma. E sinubo ko sa agency. Siyempre pag sinubo ko sa agency, ayun, yan tuloy. Nakilala to. Ako doon sa agency. Kasi, pinakita ko talaga ang papit ko. Kaya, balik-balik ako doon. At least, di ba guys, naging loyal ka sa kanila. Sinabi ko doon na, umang, gusto ganito. Sabi ko yung foreigner, sabi ganito. Lumuinikot yung papel ko. Pinatawag ako. Sabi niya, thank you ah. Sinabi mo agad. Sabi ko, siyempre, nakakatakot. Kasi ako guys, ayaw ko ng kwan. Ayaw ko lalakad ng papel ko. Gusto ko talagang may agency kahit papano. Mayroon kang kahit anong mangyari sa atin. Hindi natin alam. Although na safe naman talaga dito sa Hong Kong. Pero para sa akin,
Ayaw ko kasi, gusto ko kasi may agency. Ay, ginhapo ko. Nag-gak-gak-gak pa ang... Tapos, yung isa na naman, tatlong bata, dalawang anak pala, I mean. Tapos, malapit lang siya. Tapos, ang gusto niya minimum, Diyos ko, dalawang anak, Diyos ko, kung gano'n ba naman kahirap noon, ay, ayaw ko, ay. Tapos, yung isa, maliit-liit pa, suluhin mo dyan. Tapos, yung isa naman, ang pusa. Kailangan po, alaga lang daw ang pusa ko. Yung hinanap naman, yung release paper, hindi pa ako nabigyan ni amo noon. Pero, sabi ko sa kanya, patapos na talaga ako. Hinanap na, Diyos ko. Pusa na naman yung anak niya. Wala naman siyang anak na iba. Bahala ka dyan. Ayaw mo, diba? Doon pa ako nagtagal. Ang katagal-tagal ko doon ng babae na yun. Kasi dalawa daw, tapos mga pusa. Diyos ko, Lord. Buti na lang hindi ko yun naman in-accept din yun. Kasi takot pa ako na pusa na bagong panganak. Guys, totoo, I swear to God. Yan talaga kinakatakutan ko kasi takot ako sa kwan, sa yung daga. Takot talaga ako dyan sa daga na yan kasi yung isip ko na parang ewan. Eh, Diyos ko. Naalala ko tuloy yung pusa na yan. Nung kabataan ko pa, Diyos ko, bagong panganak yung pusa namin. Tapos, umakyat talaga ako kayo sa bubungan. Hindi pa na hindi ko maabot yung pusa. Kasi pinapatakot sa akin na yung pusa. Hindi po talaga. Balik tayo doon sa employer. Hindi, ganito na. Nangyari. Hindi, ganito nang nangyari, no? Hindi, lumampas ako doon. Hindi na ako nagbalik doon sa agency. Patapos na eh. Pero ang kagandahan nyo sa agency na yun, guys, kasi yung lunch mo, yung merong kang Jollibee makiupon, tapos dalawang 2 HK, 2,000 is KD, yung kanyang bonus kapag doon ka sa kanila nagkuan, doon ka sa kanila nagpirma. Pagkatapos, next week, bumalik ulit ako. Kasi kinausap pagkatapos noon. Pagka next na Sabado, kinausap ako ni Amo. Yun na, sahuran, katapusan yun. Tapos, kinausap niya ako. Sabi niya, ay maghanap. Kasi nandoon na nga si Lola. O sige, sabi ko, alam ko naman yun, ma'am. Sabi ko, kumos, pinaliwanag ko rin sa inya. Sinko, no worries. Sinko, we all know. Sinko, lahat naman kami dito. Alam namin na ganyan kapag within 3 months na hindi ka pa nagsabi or ano, is early, okay na yung kumonsens mo na hindi ka may... Tsaka alam ko naman, ma'am, na nadya si Pupo na ganun din. Sa financial, ginanon ko siya. Ayun, parang yung mukha niya na diwanagan. Sabi ko, no worries. Yan muna. De, balik ako pagkalinggo. Doon ulit sa agency na yun. Kasi nga, mag-apply ako eh. Ay, abaw. Dito na ako, guys. Bababa. Ay, abaw. Eto na. Ito na sa tingin ako sa baba. Kasi baka madapa ako sa kwan. De, mga tropa ko. Ito naman mga tropa kong mga mga palahubog. Di siyempre, interview. Ganon, apply. Agwa muna ako doon, tapay. O, doon si Inday. Si Buwana. Abaw. Pinainuman ako guys ng kwan. Ng impe. Diyos ko, nakadalawang shot ako doon. I swear, ganon talaga yung experience ko. Pagkatapos doon sa experience, sa kwan na yun, ay may nakainom na doon. O, sige, shot ka muna. Itong mga loka-loka, ito naman ang lola nyo, gumaya. Sabi ko, sige, shot muna ng dalawang. Nakadalawa akong shot doon ng MP. Adi, yun. Abaw, padating sa taas dahil nakaamo ako din ng time na yun. Diyos ko, ang iingay ko doon sa taas. Yung bunga nga ako, hindi ko napigilan. I swear. Tapos, doon ako interview. Di, paikot-ikot na. Hapon ako nakakuha noon eh. Tapos hindi ko talaga pinansin yung amo ko na yun. Nung magiging amo ko, hindi ko siya pinansin. Kasi nga, parang naano na ako ba? Sumakit ng ulo ko sa ka-interview. Kasi ang dami. Ang dami tapos yung salang-sanang kanina. Daming employer. Tapos pipili sila kung ano yun. Ganun. Pagkatapos, doon na ako sa interview. Di, nagpirma na kami. Hala, alam mo, yung experience ko talaga, yung nakalimutan ko yung address ko kung saan. I swear, nakalimutan ko yung address ko kung saan yun siya.
Tapos, yan, bumalik ulit ako yun. Paiba-iba, sabi ko, ewan, nakalimutan ko. Eh, nakalimutan ko. Ano magagawa ko? Ganun talaga. Pero okay lang. At least, thanks God, okay na. Diba? Mabait si Lord, kaya pray lang sa nag-a-apply po dyan. Healing nyo lang kay God. Ibibigay sa inyo ng tama, tamang amo po ano yung nararapat para sa inyo. Salamat po. Thank you. Hello guys. Hapon na. Good afternoon again. Yan. Pauwi na ako hapon. Anong oras na ito? 5:40. Ganito pa din. Maulan. Ganyan. Pero sige lang. Uwi na ako. Kumuha na ako ng konting tuyo. Naghatid ng gamit. Tsaka ready to go down. Ay naku, ang ay Diyos ko, maghapon na talaga siyang ulan. Kagabi pa, kahapon pa, hanggang ngayon. Tapos ayan, ngayon uwi na lang. Dito pa din, Ambon pa din. Sarap nito mamaya matulog, diba? Uwi na lang ako. Umaambon pa. Sige lang. Ah, hindi ako nag-train na may NTR doon. Light train di na kasi lapit lang naman sa amin. Yan na, umambon pa din siya. Uwi na, 5:40. Doon na ako mamaya mag... Ay, sakit sa ulo. Ay, Diyos ko, sarap nito mamaya matulog. Hindi ako makatulog kagabi. Kasi kaya ang sakit ng ulo ko ngayon. Kasi yung aircon nga, patak ng patak doon sa labas. Doon pa namin din ako makatulog banda. Makatulog lang maayos. Ang ingay ng aircon, yung nagapak ng ulan ba doon sa aircon. Ay, sige lang. Ganun talaga ang life. Tiis. Tsaka buhay UFW. Kailangan lang pagtsagaan. Di ba? Hapon. Bukas Monday na naman. Bilis ng araw. Thank you. Bye.